Nang sumapit ang madaling araw, ay umalis na tahimik si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago, saka nagpatungo sa gubat ng mga Ibarra. Adversaryo kasi ng mga pagpanaw ng kanyang ina na sa mismong gubat na iyon. Pinagdasal niya ang kaluluwa ng kanyang ina at inaalala ang mga pangyayari 13 taon na ang paraan. Na may isang lalaki na sugatan, nutusan siyang maghakot ng kahoy na ipinasusunog sa kanyang ina at sa lalaki. May isa ring lalaki na tumulong sa kanya sa paglilibing sa lalaking sugatan pati na rin sa kanyang ina. Hirap at gutom ay ninais na niyang magpasagasa sa mga karawaing na dumadaan. Sakto namang dumaan ang karawaing ni Kapitan Tiago na lulan din siya, Tia Isabel. Kapapasok lamang ni Maria Clara noon sa kumbento at pauwi na sana ng madaanan nila si Basilio. Si Basilio ng Kapitan Tiago at naging katulong siya sa bahay nito. Wala siyang sweldo ngunit ang kapalit ng kanyang paninilbihan ay pinag-aral naman ng Kapitan si Basilio sa litran. Kanyang pag-aaral ay wala siyang nabibigkas kundi ang pangalan niya at ang salitang adsum. O narito po, minamaliit din siya doon dahil sa kanyang luma at gulanit na kasuotan. Ganunpaman ay lagi siyang pagsasaulo ng leksyon. Ang isang gorong Dominico si Basilio, minsan ay tinawag niya ang binata upang lituhin ito sa pagtatanong ng leksyon. Subalit sinagot siya ni Basilio ng tuloy-tuloy at walang kagutol-gatol. Dahil dito, tinawag siya loro ng profesor sa gitna ng katuwaan ng klase. Minsang bigyan muli ng goro si Basilio ng katanungan ay nasagot niya muli ang mga ito. Sa pagkakataong ito ay wala ang inasang katatawanan. Napaya ang Domenico at sumama ang loob kay Basilio. Nagkaroon pa sila ng alitan at hamunan sa laban ng gamitin ng sable at baston. Natutuwa namang iniharap siya ng mga mag-aaral sa kanilang profesor. Mula noon ay nakilala na at nakatuwaan si Basilio. Siya ay nagkaroon ng markang sobre sa liento. Masikap sa pag-aaral si Basilio ay hinikayat siya ni Kapitan Tiago na lumipat sa Ateneo Municipal. Namumuhi kasi siya, Kapitan Tiago, sa mga prel mula ng mangmungha si Maria Clara. Doon ay pinili ni Basilio ang pag-aaral ng medisina dahil ito rin naman ang kanyang hilig. Ang 3rd taon ay marunong nang manggamot ang binata kaya makaipon ay nakapagbihis na siya ng maganda at makapag-ipon din ang ng kaunti. Nasa huling taon na ng pag-aaral ng medisina si Basilio at kapag makapagtapos ng pag-aaral ay papakasal na sila ni Jolie. Ano naman?